guys, kumusta? At ngayon ay balik na tayo ulit kay Dio Project natin. Ang gagawin natin today is magre-restore ulit tayo ng plastic. Ire-restore ko tong mga body panels actually. Dahil nagbago na yung isip ko na pinturahan sila. Kung makikita nyo, ayan, tinesting ko na at effective naman. Ano? So, papakita ko mamaya sa inyo. Tapos, i-repaint na rin natin yung mga outer fairing natin. So, una-muna natin gagawin is re-restore muna natin itong mga inner fairing. So guys, ito yung mga inner fairing natin. Gray na lahat. Halos gray na lahat. Ano? Ang problema lang, yung araro natin is white. So, kasi yung dalang araro nung mayo natin, sira na yon. So, meron akong extra na araro kaso white lang siya. Namuti na sila. Meron silang oxidation. Ayan, yung namumuting part. Ayan. Pero yung original na kulay, dapat ganito siya. Ayan. Ito, pinagdikitan to ng sticker. Hindi to na-expose sa araw, kaya hindi siya namuti. So, para may i-restore natin to, gagamitan ko sila ng heat gun. Pero mas maganda, matanggal muna natin yung oxidation using sandpaper. Ito rin footboard natin. Ayan. Namuti na din. Ayan. Ito yung mga espada. Namuti na din yan. Tapos, tinakpan ko na rin yung mga butas-butas. So, umpisa na natin. Okay. Ngayon, pwede na tayo mag-sand. Gagamitan natin ng sander. So, dapat yung speed nasa low lang. Kasi kapag masyadong mabilis, masusunog itong plastic. Ngayon guys, gagamitan natin siya ng heat gun. Katulad lang to nung ginawa ko kay DT, yung airbox. So, huwag masyadong mainit kasi matutunaw yung plastic. Kapag nakita mo na yung parang wet look na siya, pwede na yon. So, binuhusan ko muna ng tubig para matanggal yung nilia natin. Patuyuin muna natin ng konti. So, ayan, tuyo na ulit.
So, ayan guys, kung napansin nyo, ayan, ito yung puti, no? So guys, itong footboard natin, mahirap tong iliha, kaya hindi ko na ililiha. Pwede naman guys, at tingnan natin yung resulta. So guys, ngayon dahil ginamitan natin ng heat gun, yung plastic natin medyo gumalaw yan. Kaya nag-warp. Kaya medyo may mga umangat ito. So ang gagawin mo lang dyan is iinitin ko lang ulit. Tapos pindut-pindutin lang natin habang lumalamig para magpantay siya dito. Itong sa taas, okay naman siya. Ito lang sa ibaba. So, ayan. Siguro kapag nilagay na natin ito sa chassis, magdidikit na rin mag-isa yan. Ito pala yung footboard. Diba? Maganda naman yung kinalabasan. Dating puti. Dating ganito. Naging ganito. Ang hindi ko lang magagawa ngayon itong batok, kasi kapag iniinit ko siya, iba yung kulay na lumalabas, nagiging puti, kaya hindi ko na siya tinuloy. So try ko munang maghanap ng mas malinis na batok at kulay gray na araro. Yung warping ng plastic, iko-correct ko na lang yan sa assembly natin kapag nilagay ko na sila sa chassis. Sa tingin ko, ito yung pinaka the best result sa lahat ng mga ginawa ko. So guys, habang wala pa tayong gray na araro, linisan na muna natin itong white. Baka mapag-isipan kong ilagay. Actually, sinasan ko lang siya. Ayan, kaya luminis, pumuti. Kahit huwag mo na siyang i-heat gun, kasi kapag i-heat gun ko siya, marumi yung result na lumalabas kasi puti siya.
So, kapag wala tayong nakitang gray na araro, pipinturahan ko na lang to. So, kapag pininturahan ko to, pipinturahan ko na rin yung mga espada. So, ayan guys, tapos na tayo dito sa mga body panels natin. Ngayon, pwede na tayong mag-repaint ng mga outer fairing natin. Natanggal ko na yung mga decals natin. Ngayon, sanding ulit tayo. Okay guys, tapos na tayo. Ngayon, babanlawan ko sila ng tubig na may sabon. Tapos pwede na tayo mag-primer. So guys, ngayon maghalo muna tayo ng paint ang primer. So yung primer natin, primer catalyst is 3:1, tapos primer with catalyst, tapos thinner is 1:1. So ayan na guys,
Natapos na tayo mag-primer ngayon. Magmamasilya na tayo. So, meron tayong kailangan imasilya dito sa harapan. So, konti lang naman yung mga imamasilya natin. So, ililiha ko lang yung mga part na imamasilya natin. Okay guys, tapos na tayo magmasilya. Ngayon ay ililiha natin. So, titigas din agad yan. So ngayon guys, ipa-primer natin ulit yung mga minasilya natin. So tara. So ayan guys, natapos na tayo sa primer. Ngayon, tuyo na sila. Pwede na nating iliha ulit. Wet sanding. Tapos pwede na tayong mag-base coat. Or yung kulay natin. So guys, sa base coat natin, ang lalagay kong kulay is black metallic. Hindi ko na siya iibahin ng kulay. Dinagdagan ko lang ng metallic. Ano? Tapos yung araro at yung mga espada, kapag wala akong nakitang gray, pipinturan ko yun ng white or pearl white. Tapos, ito yung gun na gamit. So, itong gun ko na to, ito yung in-unbox ko dati na Iwata minigun.
So, ayun guys, ano, flush off lang tayo tapos clear coat na. So guys, ngayon pwede na tayo mag clear coat. Tapos ang gamit kong clear ay Weber na ano lang, Weber na mirror finish. So guys, ngayon magpo-full coat na tayo. Ayan guys, tapos na tayo mag-paint. Hintayin na lang natin matuyo tapos papakita ko ulit sa inyo guys. So kapag nasisinagan siya ng araw, lumilitaw yung mga metallic. Ayan. So try nating ilagay sa araw, guys. Ito yung tuka, guys. Ayan. Ito naman yung palda. At cowling guys, ito naman yung cowling. Ito yung palda natin. So ayan guys, tapos na tayo mag-paint at na-restore na rin natin itong mga body panels natin. So yung araro, tsaka ako na lang yung gagawin at
hanggang dito na lang tong video na to. Kita kits sa susunod na vlog.